Garito ka ba? Opo. Saan sa inyo? Nagulo kami, sir. So, nadali kayo? Upo talaga, sir. Walang natira. Pero dito banda, may mga buo pa eh. Sa dulo kami, wala. Maapoy pa nga. Ang ganda. Isang kalunos-dunos na pangyayari ang ating natunghayan kahapon, mga bandang alas 4, pagkagaling namin sa supermarket dahil bumili kami ng ilang pangsahog dun sa aming lulutuin para sa Noche Buena. Sabalit pagdating namin, nakarinig ako ng mga sirena ng mga bombero. Nung una, akala ko parang nagpaparada lang yung mga fire truck. Bilang pagpapaalala sa mga tao, lalong-lalo na sa pagdating ng bagong taon, na mag-ingat para hindi magkaroon ng sunog. Subalit nung dumungaw ako sa terrace, nakita ko nga na malaki na ang apoy na nanggagaling sa mga kabahayan dito sa may Barangay Dalgara sa Kalipitong Gatang dito sa Mandaluyong. Ang masaklap pa dito, sa kabila ng pagdiriwang ng darating na Kapaskuhan, ay ito pa ang nangyari sa mga residente ng Kalipitong Gatang. Very challenging ito para sa mga residente dahil sa bukod sa wala na silang paghahanda para sa darating na Pasko, ay wala pa silang matutuluyan o matutulugan pagdating ng gabi. Inakala ko na pumuti na yung usok, so pagkaganyan kasi ibig sabihin na unti-unti namamatay na yung apoy. Subalit tumagal ng tumagal hanggang sa umabot na nang hanggang dumilim, ay patuloy pa rin ang paglakas ng lagablab ng nasabing sunog. Sinabayan pa ng paglakas ng hangin na naging tulong para sa apoy, para apoy mabilis na kumalat, at nadamay pa ang ibang mga kabahayan dun sa lugar na yun. At isa pang malaking challenge para sa mga bumbero ay ang pagkaubos ng tubig na nagiging dahilan ng pagka-delay para mapatay ang mga apoy. At isa pa sa mga nagpahirap sa mga kawani ng pamatay sunog ay isang maliit na iskinita lang ang daanan na kung saan ka pumasok, doon ka lang din lalabas. Isa yan sa mga faktor kaya inabot ng 4 oras ang naturang sunog na umabot.
Garito ka ba? Opo. Saan sa inyo? Dulo kami, sir. So, nadali kayo? Upo talaga, sir. Walang natira. Pero dito banda, may mga buko pa eh. Sa dulo na ka. Sa siyang ka lang. Anong oras ba nangyari? Ano? Mag-aalas 5 po. Tapos, saan nagmula? Dito sa Bukano dito. Oh. Anong ano, kuryente? Hindi ko alam kung ano, kuryente. Tapos nahirapan yung bumbero pumasok kasi maliit daanan. Kaya may usap pa rin, no? Doon na sa dulo banda sa amin, usap pa rin. Hindi, buti tayo, walang namatay. Yung isa, yung pinagmula ng puno, yun yung namatay isa. Kasi ano na yun eh. Ano yan, sa kuryente? Sa kuryente daw. Wala kayong tulog niyan? Wala po. Hindi ka makakatulog. San tumira yung ibang ano? Sa ano kami, sa may Vergara, ay sa may Isaac Lopez. Ah, yung sa eskwelahan? Oo, sa school. May tent kami doon. Kahit damit o gamit, wala kayo na ila? Wala. Tangay-tangay ko lang yung dalawa kong apo. Kayong anak ng dalawa. Limang gatas, wala. Wala talaga. Ito lang yung ano. Oo, sa akin din. Cellphone. At lang ako po. Sabi nga, manakawan na ng 10 beses, huwag na masunugan. Sino kaya yung nakabalitan? Nasa isip namin kayo. Apo na ko disko yung mga batang yun. Sabi ko, kawawan. Ano talaga, kayo malapit sa amin talaga? Ay, nga, ano eh. May pumunta ng ano, taga munisipyo rito, gobyerno. Ando na kami sa isa place. Ano na kami, nakalista na kami sa lista. Buligyan kami ng pagkain. Mga ilang oras. Ang tagal eh, no? Matagal po. Pinanonood ko doon sa ano kami. Kasi kinangkita to sa kondo eh. Oo. Oh, ang tagal. Nga eh. Binibidyohan ko nga rin eh. Ang daming bumbero. Tapos ang daming sumasabog. Ano yung mga LPG? Oo po. Tsaka motor. Ah, mga motor. Ang daming motor din na load na yan eh. Ayun. Ang motor na sa'yo. Daming motor po na sa'yo. Hindi na may labas kasi hindi ko sa unahan yung ano. Ano ba kami? Maliliit pa nga po eh.